Treasure Mountain, Tarot Falls, Halilawan Cave. Nandito tayo ngayon sa isa sa mga bangka na sinasakyan papunta sa Talim Islands. Ayan, check nyo kung gaano siya kalaki. Nandito naman po tayo ngayon sa Barangay Subay, ang pinakamalaking barangay dito sa Talim Island. At dahil ito nga po ay napaliligiran ng dagat o ng Laguna Lake, ang pangunahing hanap buhay po ng mga mamamayan dito ay ang pangingisda. Right here at my back is what they call the history of Manila or the Filipino struggles through history. Isa itong life-size mural na ginawa ng one of our national artists of painting na si Carlos P. Francisco. Hi guys, I'm now here at Angono Mural Street. This one is one of the reasons why Angono is called as the art capital of the Philippines. So tara, samahan niyo ako tignan lahat ng paintings ng Blanco family. Hi guys, nandito tayo ngayon sa Jose Blanco Family Museum. And dito sa likuran po, isa siya sa mga masterpiece ni Jose Itok Blanco.
pag-usapan natin yung iba nilang video. Tara. Guys, what's up? Nandito ako ngayon sa Banggandang Baras. Ngayon naman guys, ipapakita namin sa inyo ang isa pang uri ng hanap buhay dito sa Rizal. Ayan, nakilala natin ngayon si Ate Jenny na isa siya sa mga ang hanap buhay dito sa Rizal ay pagkakangkong. Ayan. So, kanila po itong block na to. Ayan, ito po yung pangunahing hanap buhay po nila. So yun guys, nandito na tayo sa Treasure Mountain. Tamang-tama lang yung dating natin, 6 a.m. Tara, samahan nyo ako, tignan natin ang sea of clouds nila. Kung makikita nyo guys, medyo walang clouds ngayon. Hindi tayo nagkaroon ng chance kasi medyo umulan kanina. Pero samahan nyo pa rin ako. Kung naghahanap kayo guys ng iba pang adventure dito sa Treasure Mountain, meron silang offer na high rope obstacle course for as low as 150 pesos. Pwede nyo nang ma-enjoy ang spider web ng Treasure Mountain. Next destination, magsiswimming tayo sa Daranac Falls. Let's go! For our second destination guys, nandito tayo ngayon sa Daranac Falls. And dito sa Daranac Falls guys, ang entrance lamang ay 50 pesos per head. At para dun sa cottage ay 300 pesos. Affordable, kaya guys, samahan niyo ako. Tignan natin yung ano nila, yung waterfalls. Excited na ako eh. Tara! Guys, nandito na tayo sa falls. Nakikita nyo naman kung gano'ng maganda yung magka-extract yung falls. Guys, ang lamig ng tubig nga talaga dito. Next and last stop natin ngayon is from for our last destination from Daranac Falls, pupunta ngayon tayo sa Kalinawan Cave.
Yan guys, nandito na ngayon tayo sa Kalinawan Cave. Entrance po tayo ng 40 pesos. Ayun, 200 for tour guide. We're entering na to Kalinawan Cave. Helmet na tayo. May tour guide na din tayo. Kumiki na. Ayong dito sa second layer, medyo kailangan na natin yung muko. Pagkatapos natin sa madulas na daan, medyo maputik naman ngayon. Ang Kalinawan Cave ay na-discover naman ng magkasawang Pilipi at Kadalabiling Matalino noong 1901. Maniwala kasi hindi, ang Kalinawan Cave ay may 7 palapag po, na ang lagusan ay Pamintinan Cave sa Muntalpanasan, malapit po sa Wawadang. Bakit nga ba tinawag na Kalinawan ang kuweba ito? Pwede naman siyang tawagin na Kalabuan o Kadiliman. Okay. Dahil during World War II, ang mga Pilipino-Amerikano ay nagkaroon ng isang matatag na agreement. Na agreement ito sa loob ng kuweba ito, nila pinagplanuan hanggang sa kanilang napag-usapan, napaglinawan, nagkasundo, at nagkaroon ng tagumpay o pagkakaisa. Laban po sa pananakop ng mga Kastila. Guys, ito na tayo. Punta kayo dito guys. Kailangan nyo magsuot ng may spike or pang hiking talaga na shoes. Paliki po. Okay,